Okay guys, nagbabalik. My name is Achievers. Kung first time ka sa akin channel, ako ang iyong criminalistic dito sa YouTube. We are talking about legal terminologies. So, we share to you the some terminologies gamit, mga ginagamit na common ng legal. Ang una natin ay ang probable cause. Ang probable cause ay ito yung basihan, in Tagalog, basihan or valid reason kung bakit ka iniimbita or dapat gawan ng kaso. Yun, basta yung probable cause. Ang gumagawa nito sa mga holdings, i-hold ka ay tulad ng agent of authority or pwede rin civilian, tinatawag na warrantless arrest. Yun, probable cause. Sana malinaw yung probable cause sa inyo. So, the other term is John Doe. So, ano ba to? Sino ba to si John Doe? Ito ay pinapangalan ng mga police sa suspect na nakapail yung kaso pero hindi pa nila kilala yung respondent or suspect. Ang tawag nun ay John Doe. Yun. So, yun. The other one naman is physical evidence. Ang physical evidence, ito yung tangible things or nakikita natin, natatouch, na pwedeng gamitin sa pag-usbong ng kaso. Ang example nito, for example, mayroong sa homicide, ang pwedeng tangible things dyan, yung body ng kadaver or yung tools or gamit sa pagpatay. Example, yung knife, gun, barrel, yan, tangible things, physical evidence. Ayan yung pinipreserve ng ating kapulisan o ng court file. I-documented na yan, in-storage nila para gamitin na ebidensya sa pag-testify sa court. Ayan. Expert witness. So, yung expert witness guy, hindi lahat qualified dito. Ang gumagawa nito, yung mga taong eksperto talaga. Tulad sa crime lab, yung mga tao dyan may ina-acquired silang training para ma-qualify dyan. Expert witness ang tawag nun. For sa DNA test, so hindi naman bastang doktor ang gumagawa nyan, doktor ng police. Sila yung nag-i-examine ng mga samples. Tapos, ipipresent nila yan sa court. So, ang tawag sa kanila ay expert witness. Yung guys, ha? Yung ordinaryong tao, tulad natin, civilian, witness din tawag nun. Walang expert. So, ang qualification naman nun, meron kang dapat, pwede kang mag-witness, meron kang personal knowledge. Okay? Ito naman, tao ulit. Inquest. Proceeding. So, yung inquest, guys, isang abogado ito na naka-assign dyan sa police station para tingnan yung probable cause. Let's go guys, another one is mistaken identity. Pwede yung suspect o pwede yung biktima na mistaken identity. Bawa, napatay siya pero hindi naman pala siya ang gustong patayin. O kaya nakasuhan siya, hindi naman pala siya, after mag-reply, hindi naman pala siya yung taong yun. Mistaken identity. Okay. Sana meron akong na-share sa inyo. Let's go proceed to another video. Next video, susunod po. Itutuloy natin ito. Ito ay Terminology 2. Maraming salamat. My name is Asibir. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, huwag kang mahiyang mag-subscribe and i-click ang notification button. Bell button. Thank you for watching.